Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. This is your Gem Ini, your Tarot reader. So, Earth sign, alamin natin kung ano ang sitwasyon na may encounter or na-encounter mo. Just a reminder, this is general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me your energy. Earth sign, give me your energy. Kung sakaling ma-encounter mo ang ganitong sitwasyon, maaari mo makonsider ang mga messages and advice na maibibigay sa reading na ito. Salamat, Earth sign, sa pagsuporta at pagtangkilik ng ating channel. So, alamin natin kung ano ang iyong energy, Earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn, give me your energy. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me your energy. Your main energy, Knight of Pentacles. May paparating sa buhay mo, an opportunity of something. Sa career man ito, sa business, or sa love life. There's an earth sign na involved sa iyong energy. Taurus, Virgo, and Capricorn. So may paparating sa'yo. Slowly but surely. Matagal, mabagal, pero siguradong dadating siya at the right time, at the right place. Darating siya sa buhay mo. Sa pagkakataon na perfect timing. You have Temperance. Strong Sagittarius. Queen of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. The World. King of Cups, water sign. Four of Swords, an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. And Two of Cups, a water sign. So, it's a love. Opportunity of love life. A new person is coming your way. Maybe this is your destiny. Matagal mo siyang inantay. I'm seeing here, matagal mong pinagdasal at inantay yung moment na dumating siya sa buhay mo. Diba? You're healing yourself from your past relationship. Siguro, ang dami mo na napagdaanan na relasyon, iba-ibang personality, iba-ibang tao, iba-ibang pain yung dinanas mo. And now, you're healing yourself to move on from that energy and you will have a new beginning. Earth sign, pag fully healed ka na, pag ready ka na ulit magmahal, pag handa ka na ulit umibig, dadating ang person na ito, yung person na pinakaaantay mo. You have the Temperance. Matagal mo na siyang inaantay. You are the Queen and King of Cups sa iyong energy. You are soulmate. You are a destiny sa isa't isa. I'm seeing here, dadating siya sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon. Relax ka lang. Just wait for this person to come. Kasi dadating siya para sa'yo. There's no other way. Dadating siya sa'yo. Papunta siya sa'yo, patungo siya sa buhay mo. Because you have the World. Your world is changing. Diba? From your past relationship na hindi ka sigurado, laging failure yung relasyon mo, laging failed, diba? Tagal mong inantay yung right person for you and this is it. The right person will come. You have Two of Swords. An air sign, Gemini, Libra, Aquarius, from the bottom of the deck. Ibig sabihin, you are confused, lito. Di ka sigurado sa lahat ng relasyon na napagdaanan mo, no, na dinaanan mo. Di mo alam minsan, akala mo yun na yung the one, pero hindi pala. Diba? Kaya kayo nag-go on and off ng past relationship mo kasi maaaring hindi pa sila ang right person for you. Earth sign, parating pa lang. Yung taong magbibigay sa'yo ng fulfillment. Yung taong masasabi mo na siya na yung the one. You have Ace of Wands, di ba? A fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Just wait and see, Earth sign. Dadating na siya, yung taong pinaka-aantay, pinaka-aasam-asam mo. Ace of Wands, you will have this new passion. This is a new passion, new beginning.
with this person. You will have this. I'm seeing you because you are meant for each other. This is the right time for you to have this opportunity of love. Kasi ang tagal mo tong inantay. This is your moment. The Magician. Ang tagal mong pinagdasal. Na dumating na yung right person for you, dadating na siya. Padating na siya. Huwag kang mainip. Because your person is taking it slow kasi naninigurado siya na hindi masasayang yung offer niya para sa'yo. Naninigurado siya na talagang kayo ang para sa isa't isa. Six of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. You are moving on. You are healing yourself from your past relationship. Pag dumating na yung right person for you, fully healed ka na. At ready ka na ulit magmahal. At buo at handa ka ng magmahal sa tamang panahon. Nine of Pentacles, an earth sign. You have a Taurus, Virgo, and Capricorn. Meaning to say, your wish will come true. Diba? Yung mga pangarap mo, yung mga nais mo makamit sa buhay kasama yung taong mamahalin mo, mangyayari at magkakatotoo. Tiwala lang. Huwag ka mainip. Just trust your destiny. So, tignan natin ang advice na maibibigay for your energy. Earth sign, give me your energy. Oracle, begin. Let me see the message or advice for earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. Give me some advice for earth sign. Oracle guide, give me some energy. Diba, may mga bagay sa ating buhay na naiinip tayo kasi ang tagal dumating. Pero may reason yun kung bakit hindi agad-agad ibinibigay yung mga bagay na nais natin. Maaaring para mas ihanda tayo sa pagdating ng person or right person para sa'yo. Para mas maging ready ka. Diba? Yung mga pinagdaanan mo from your past, may dahilan yan kung bakit may pinagdadaanan para mas maging matatag ka, mas maging handa ka sa opportunity yung ibibigay sa'yo. You and your loved ones are safe. Diba? Your commitment is being tested. Yung mga pinagdadaanan mo na yan, challenges lang yan. Mapagdadaanan mo at malalagpasan mo yan. And makakakuha ka ng mga bagay na pwede mong mga lesson learned na pwede mong makonsider pag sakaling ma-encounter mo ang ganong scenario again in the near future. Di ba? Meron kang matututunan. Communication is key. Try to communicate clearly with the person. A time for healing. You have to move on from your past relationship. You have to heal yourself. Forgive and forget. For you to be able to move on. And para masabi mo sa sarili mo na ready ka na ulit magmahal. Para hindi mo na ma-encounter na yung past mo ang magiging dahilan kung bakit hindi ka pa handang magmahal muli. You have to let it go. You have to heal yourself. The energy is gaining momentum. Your person is taking his or her momentum, di ba? One step at a time, making it sure na makakarating siya sa'yo sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Just relax. Just wait for this person to come. Huwag kang mainip. Merong perfect timing para sa lahat. And you are good enough. Di ba? Sa ngayon, kung hindi pa siya dumadating sa buhay mo, try to start new things. Diba? Try to consider new things in life. Try mo mag-aral. Try mo may mapagkaabalahan para hindi ka mainip. Para sa pagdating ng person mo, you are ready. Diba? Try to forget the experiences from the past, pero baunin mo yung mga natutunan mo sa relationship mo. Yung mga napagdaanan mo sa relasyon nyo. May purpose yan kung bakit pinagdadaanan natin ang
ganyang situation sa buhay, kung bakit minsan ibinibigay sa atin yung maling tao para pagdating ng right person sa ating buhay, magiging handa tayo. Alam na natin yung tamang gawin at dapat gawin para maging strong ang relationship nyo with your person, yung taong talagang nakalaan para sa'yo. So thank you, Earth Sign. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Taurus, Virgo, and Capricorn.